Hi guys, and welcome back to our channel. Ayan, hinihingal pa ako kasi dinala ko dito ang batang makulit. Ayan, para kita ko siya habang tayo'y nag-film or nag-vlog. So, today our video is another honest review or my honest impression with the some... Hindi ko alam kung paano siyang bigkasin, but Sam XX Co. Matte Lip Whip. Ayan. So, kung fina-follow nyo kami sa Instagram and sa aming Facebook page, actually, matagal ako hindi ko pa ulit na update yung mga pages namin. Hindi pa ako masyadong nakakapag-post ulit. So, kanina nag-post ako sa Instagram ng aking trinay ko tong So Picky ng Sam XO Matte Lip Whip. So, kapag bumili kayo nito, actually, nagbibenta ko nito. Ayan. So, kapag bumili kayo nito, ganito yung packaging niya. Super fancy. Alam niyo yung girly-girly yung packaging niya. Ito. Ito yung packaging ng Matte Lip Whip. And then, ganito naman yung sa HD Tint. HD Matte Tint. Ayan. Tingnan nyo yung difference, guys. Mas malaki ng konti yung box nito kaysa dito. Etong matte tint, lip tint siya. Hindi ko pa ito natitry. Dahil, konti lang yung stocks ko. So, ayun na nga. Ito yung lip tint. Papakita ko muna sa inyo kung anong itsura ng lip tint niya. So, madali lang din siyang buksan. I-open nyo lang na ganyan. And, ayan na yung product. Ang shade nito ay Eve. Kita ba? Ayan. Ayan po yung shade. Tapos, yung bottle niya is like this. Ayan. O, diba? Bongga na. Ayan yung bottle niya. Tapos, yung applicator niya, parang, ano lang, parang yung applicator na may brush siya dulo. Yung pang lipstick, ganon. Ganon yung applicator niya. So, ito yung packaging, ba? Diba? Ang fancy niya para sa akin, girly-girly yung ano, yung packaging niya. Sa HD Matte Tint, meron silang 4 shades. Ang meron lang ako is yung tatlong shade. Ayan, yung Yelena, Selena, Selena, and Eve. Tapos, meron pang isa yung Tiffany. Pero wala ako noon. So, ito yung mga kulay niya. Papakita ko sa inyo. Hindi ko na siya isiswatch, guys, ha. Ito yung mga kulay niya. Ayan, makikita nyo naman yung difference. Parang ito yung Eve, yung pinaka-darkest. Tapos yung pinaka-lightest ata is yung Tiffany. Ayan. Ayan, guys. So, kung gusto nyo mag-avail nito, guys, punta kayo sa page namin, sa Andy and Ina na Facebook page, or sa The Must Haves on Facebook. Ayan, pwede kayong mag-order nito. Limited lang yung stocks ko, kaya alam nyo na, order na. Pwede ako magpa-ship anywhere. Sa Pilipinas, meron nito. Makakabili kayo nito sa Shopee. Pero international, ayan, kung nasa ibang bansa kayo, pwede kayong order sa akin. Ayan. So, balik na nga tayo sa ating matte lip whip na aking trinay. And meron akong super honest na review, which is good review. Kasi, sobrang ganda niya talaga. Sa matte lip whip naman, meron silang 8 shades. So, ang meron lang ako is yung Cherry Bomb and So Picky. Ayan, mag-a-attach na lang ako ng picture ng 8 shades dito para makita niyo yung itsura. So, i-open na natin siya. Madali lang din, push lang din. Tapos, yung bottle niya, sobrang ganda. Para siyang malambot. Ito yung packaging niya. Nakalagay din yung
yung shade sa mismong bottle, hindi sa ilalim or dito, nandyan talaga siya. Ayan yung packaging, guys. I mean yung bottle. Ayan. Super ganda nito, guys. Ang lambot. Pag hinahawakan nyo siya, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero maganda yung texture ng mismong bottle. Tapos, yung applicator niya, so pag in-open nyo, yung applicator niya is maliit lang. Ayan. Pero, grabe, nagulat ako kanina kasi yung texture nito is sobrang creamy na hindi makapal. I mean, hindi siya pag, alam nyo, pag nag-apply kayo ng lipstick, makapal agad. Ito, pag in-apply nyo siya, dito ko lang kasi siya trinay. Hindi ko siya dinerecho kasi yung unang pahid yung ganun, madami na siya eh. Pwede na nyo siyang gawing lipstick and eyeshadow, which is yung, yun yung ginawa ko dun sa picture na in-upload ko sa Instagram namin. So, ang shade nito is, ayan. O, diba? Ang bongga. Ang bongga-bongga. Ayan po yung shade. Super ganda, as in. So, pinahid ko lang yan, guys, ha? Pinahid ko lang yan. Ayan siya. Ayan yung shade. So, dadampi lang tayo, ha? Tapos, apply sa lips. Pero pwede nyong idiretso sa lips nyo. Ako, ano lang, ganyan lang, dampi-dampi. Kasi ano na siya, oh, ayun oh, kitang-kita nyo na siya agad. Malakas siya maka-Korean. Kung gusto niyo pa ng medyo mas dark, I mean, pwede nyo siyang dagdagan. Ah, diba? Isang pahid pa lang to, ha, nung sa applicator, pero maganda siya. Dampi-dampi lang. Tapos, yung excess, ilagay natin yun sa eyelids. O, diba? Dampi-dampi lang yan, guys, ha? Lalapit na ako. Ayan. Yung salamin ko, eh, yung cellphone ko. Naging makeup tutorial na. Ayan. O, diba, guys? Dampi-dampi lang, ha? Ang laki ng tipid. Ang laki ng matidipid mo pag ito yung ginamit mong product. Tapos, ang maganda sa akin, pag nag-apply ka, hindi ganun kakapal yung feeling kapag naglagay ka. Tapos, madali rin siyang matuyo, pero yung lips mo hindi dry. Gets nyo? Hindi siya yung nakaka-dry ng labi. Hindi ganun. And then, buildable siya. Super buildable. Tignan nyo naman yung nilagay ko sa eyelids ko, diba? Konti lang yan, ha? Pero, ayan na siya. Andiyan na mismo yung product. Tapos, ang maganda dito is, madali lang din siyang mabura. Pero, hindi ko pa natatry kung transfer. Transfer proof siya. Meron sala-sala. Ito yung ginamit ko, ha? Pero, ito yung pinahid ko sa lips ko. Ayan, meron konti, pero pwede na. Hindi na sobrang kawalan. Ayan, pero oo, tama, may konting pag-transfer, pero ang lightweight niya, promise. Kasi anong tawag nito? Ako, mapili ako sa lipstick or yeah, sa lipstick. Actually, yung lip tint, hindi pa ako nakaka-try ng lip tint. May ginawa akong review ng Peri Pera. 'Yon, hindi masyadong nakasundo ng labi ko. So, ay na nga, medyo picky ako sa lipstick, pero itong product na to, grabe. Hindi sa porket binibenta ko siya, ha. This is my honest review, my impression. Super ganda niya. Sobrang worth it pag bumili ka. Kasi pwede mo na siyang lipstick, eyeshadow, and pwede mo rin siyang blush. Nakita niyo naman yung pag-build sa eyelids ko. Sobrang dali lang niyang i-blend. Kaya, grabe. Wala akong masabi. Sam Santiago. Ang ganda ng quality ng matte lip whip mo. Super.
Ayan. Hindi ko kilala yung owner nito, si Miss Sam Santiago. Hindi ko talaga siya kilala. And then nakita ko sa pamangkin ko, reseller, distributor siya sa Australia. If you're watching and if you're from Australia, you can order to her. Visit niyo yung page niya, Pinay Boutique. Ayan, ilalagay ko rin dito yung picture para makita nyo. Pero kung nandito kayo sa US and gusto nyo ma-try or anywhere in the world na wala pang ganito, you can always message us or message me on our Facebook page or Instagram. I always put our page and Instagram on the description below. So, ayan, dun nyo ako pwedeng i-message kung gusto nyo ma-try itong product na to. Hindi lang tong matte lip whip ha, pati yung etong tint. Ayan, pwede nyong mabili to. Message nyo lang yung aming Facebook page and Instagram or whatever. Basta mag-comment kayo dyan kung gusto nyo mabili. And syempre, nasa description yung way kung paano nyo ma-purchase yan. So, ayun nga ang aking review. Super daling i-blend. Hindi sayang yung pera mo pag bumili ka. Kasi ano na siya, 3-in-1 na siya. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Wala akong masabi kundi ang ganda. Tapos yung shade ng color, like this. Ito yung para siyang coffee shade. Yung uso ngayon sa mga Korean. yung number one fan ko, ayan. Tuwang-tuwa siya kay mama. Ayan. Para siyang yung mga Korean shades. Ganun yung shade niya. Tapos, ano pa? Sobrang lightweight. Paulit-ulit yung sinasabi ko. Lightweight and hindi magdadry yung lapi mo kapag nilagay mo. Kasi may ibang matte lipsticks na kapag in-apply mo, parang dry din yung lapi mo. Ito hindi. Normal lang. Ganon. So, sobrang light lang niya and sobrang hindi siya makapal sa lips. Ganon yung feeling. Kaya, ayun, this is my super quick na review na hindi ko alam kung may nuggets ba kayo. Pero, sobrang ganda. Ayan. Kung naghahanap kayo ng video about this product, about the Sam XXO Matte Lip Whip, promise, worth it yung pagbili mo. Hindi mo pagsisisihan. Maliban na lang kung mapili ka sa shades, kung hindi mo nabitan yung shade na nabili mo, pwede ka pa namang bumili ng isa pa. Pwede kang mag-experiment with makeup, you know. Pwede kung hindi mo siya bet as your lipstick, pwede mong gawin as your eyeshadow, diba? Para hindi sayang. Sobrang worth it siya. So, ayun guys, that's all for my video today. And sobrang quick lang nito kasi nga na-amaze ako dun sa product na ginamit ko kanina, kaya ito sinishare ko na sa inyo yung video. Nakita niyo naman ang ganda niya. Ayun, wag niyo napansinin yung aking mga pimples diyan. Pero ang ganda niya, 'di ba? Sobrang ganda. Ang dali lang niyang i-blend, kaya ayan, sa mga beauty vlogger diyan, ayan, try niyo i-review tong product na to. Hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo or impression nyo or opinion nyo, pero for me super ganda niya, sobrang dali lang niyang gamitin and ang ganda. Ano ba, paulit-ulit na lang yung sinasabi ko. Basta ayun guys, thank you for watching and see you on our next videos. Please don't forget to like and subscribe. Bye.